So imagine you guys, yun nagsimula siya na furniture 20 ang kanyang edad. So ilang dekada yung lumipas mga gawa niya. So may ano, 60 years mga antik na yung mga ginagawa niya. Tibay pa to. Bagong-bagong gawa. So, may ano pa? Manis. Tsaka ito, ano? Made in. Itawag niyo tayo? Itawag ka niyo? Made in nylon. So, nylon na hindi lang ano, may halo siyang fiber. Mahirap itong ano yun, matagal itong masira. Or pag maayos pag kuan, pagkagamit, so matagal ang kuan ito. Pero ito matibay na ano, kahoy. Hindi ko lang i-mention ang kahoy, pero pag interesado kayo dito, alaman niyo kung anong klaseng kahoy ito. Gamit namin. So, 100% matibay.
ano, presyo nito. Ano ko lang, i-PM ko lang sa inyo. So mag-PM lang kayo sa akin para ma-ano natin. Malaman natin kung para malaman nyo kung gaano ang presyo. Ang gumawa nito, mga upuan, mga furniture na gawang kahoy. Ang kanyang ginamit yung ano lang, manual lang, traditional na gamit. Walang gamit na ano, walang gamit na na makina. So yung lagari lang at saka pato. So tingnan mo mga jewel guys. So may ginawa siya dito. So may imbis ipako na lang, so pinasok niya dito, may dowel siya na naka-insert dito para matibay talaga, hindi na kailangan magpako pa dito sa baba. Naka-pull din siya, hindi siya anuhin ganyan kasi ito ang paa niya, bale pag may ganun mo pag anuhin mo, hindi mo gustong paganyan, ganun mo. So guys, masipi pa kasi bagong-bago pang ano. Yan. Para siyang may maliit na drawer dito. Dito. Guys, tibay ang gawa ni tatay. Marami siyang mga antik dito na mga upuan. Pero ito guys, itong upuan na ito ginawa niya. Bagong gawa lang. Nangaraw pa, 3 days. Basta bago pa, wala pang 1 week guys, ginawa ni tatay. So, comfortable. Comfortable siya. Ilagay niyo to sa labas ng inyong bahay. Ganyan kayo, magpupo. Para kayong asindero. Parang relax na relax guys. So guys, itong pagkatrabaho sa furniture na ito, sa upuan na ito, dahil ang nagtrabaho dito mga matatanda na, so naabutan nila ng unang panahon na paano gagawin ang mga furniture na hanggang ngayon, nanatili silang pulido magagawa. Nanatili silang ano, matibay saka pulido ang pagkagawa. So tulad ni tatay, nakaabot siya noon kung paano trabahuin yung mga furniture noon. So ganito ang mga trabaho guys. Ito ang kanyang gawa. Kasi nakita naman natin yung mga antique ngayon, yung mga ano ngayon na mga furniture na binibili natin na mahal. Yung mga lumang gamit binibili na natin na mahal kasi i-koleksyon natin. So ngayon ang trabaho ni tatay, kasi alam niya ang mga trabaho noon. So ginaya niya lang yung mga trabaho noon, kasi isa rin siya sa mga trabante doon sa mga ano noon
sa furniture unsa unang unang panahon. So ito guys 100% matibay. Ito lang medyo masiki pa pero dahil sa ano bago pa lang pag matagal naluluwag na ano na to medyo smooth ito ganun. Pero hindi yan ang ano guys, ang importante matibay yung gawa at saka matibay yung materialis na ginamit. So, ito matibay din kasi napansin ko yung ibang gumawa nito hindi ganito pagka ano pagka weave niya, yung weaving niya ito doble, so may double siya dito stripe tapos double din kasi na, ang iba nakita ko single lang, single tapos ito double niya tapos ma ang diameter sa ano nylon niya yung ito ma ano din malaki din kaya matibay ito. Basta guys, basta gawang Pinoy matibay. So, may pakita ako sa inyo guys. Upuan nung yung unang dekada o yung last decade yung ginagamit nila na upuan. Kita natin na iba ang kanilang design classic at saka traditional na design pero ang ginamit nilang kahoy alam nyo naman kung basta matagal ang kahoy so alam nyo na kung anong ginagamit so ito tinatawag siguro malapit na itong antik. Langka daw guys ang ginamit ito langka na puno ng langka ito so konting varnish na ito maganda ito ulit ito guys pwede upuan saka pwede rin tingnan natin diba guys nalalaman ko agad kasi kasi na ano ako pag umunang dekada. Hindi guys nagtrabaho ako noon sa isang furniture akong draftsman so alam ko kung paano i-attach yung mga at saka yung mga process nila nung una alam ko na matibay walang bahid na ano yung nagtitipid ka ng materialis na ano sa trabaho lang yung nung unang panahon guys hindi yan pa madamihan patibayan yan ng ano yung product saka nakikita ko sa product ni tatay matibay talaga walang ano walang halong pagtitipid sa material so, ito guys pwedeng upuan pwede ding anong tawag doon pwede ding higaan. Siguro pwede dalawang tao o single. Mga ano na to, tay? Siguro mga 30 years. Siguro. Sobra? Mga 40. Siguro. Mga 40 years guys. Imagine ninyo. Ang mga bagong product ngayon
na siguro mga 2 years wala na may mga alkap mga kakuna. So ngayon kita nyo parang siyang bato, hindi talaga maano guys yung mga product nung hindi masisira. Wala dito ano to time yung kahoy na to tawag na tugas. Ito ang gamitin nila guys pag patayo sila ng bahay. Ito talaga kahit umulan pa, mainitan, kahit ilan pang bagyong dumaan, andyan pa rin ang kami, hindi ma ano, hindi masisira. So guys, kung interesado guys mga antik, mga gawang tradisyonal, so may ano ako sa inyo. Ito ang sample ito sa mga gawa ni tatay. Itibay talaga. Itong kansip na to guys. Itong kansip na to, tinatawag ito na folding chair. Folding chair. Pero ang kansip noon at saka yung kansip ngayon na ganito ang style, ginagaya lang nila noong unang panahon. So ang original talaga yung mga kansip ngayon na nakikita natin yung sa unang panahon nakikita nila, kaya ginagaya nila, nire-refresh nila yung mga ano, yung mga yung mga bagay nung unang panahon katulad dito. So para makita sa mga bagong henerasyon ngayon na matibay yung gawa nung unang panahon, yung mga nakalipas ng mga dekada. Kahit hindi masyadong naanuhan, na binisan, pero matibay, hindi siya madaling anuhin, tawag doon bukbuk sa Bisaya, walang ano, hindi masisira. Masyado kayo guys mga ano, mga antik, mga gawa mo unang mga dekada pa. PM lang para may pakita ko pa sa inyo yung ibang mga gawa nung unang panahon. Iba-iba ang vlog ko guys, huwag kayong mag-alala kasi alam nyo naman kung ang totoong buhay natin sa bukid. So sinabay ko lang sa aking tutorial para malaman nyo din kung ano ang yung mga pamumuhay ng tao dito noong unang panahon. So ito pa guys, ibang product ni tatay noong una. Ito parang 45 years na yata yun. So gawa ng langka ito niya, yung paa niya. Pag kasi ganito yun guys, pwede upuan, pwede rin gaan. Ganyan, ano natin. So, kung paano nyo malaman guys yung kahoy na matibay, pag iganon mo. Pag iganon nyo guys, ano siya, parang bumul. Ano yan? Parang hindi siya lagting. Pag matibay, ito talaga marinig mo. Parang siyang bato. Ano? Pinig. Cold. Ano niya? Iba ang design.
ng ating kada. Wala matungan. Pukot po sa di matungan. Dapat daw guys, kasabay siya pa. Ganun po. Para hindi siya masikip. Pag mauna yung isa, tapos huli yung isa, sikip na. Ito, tama. Ayun, kulang din. Una na lang ang kulang guys. Pwede rin ito. Kasi ito, kahit hindi masyadong madisenyo siya, pero isipin lang natin nga ilang taon na itong, ilan ang taon ang kalipas nito. So, andyan pa rin ang kasi, kung bumili tayo ng furniture, kumpara sa akin, bumili ako sa matitibay. Hindi ako bumili sa mga medyo madisenyo na kuan, bagay, tapos madali lang masira. So, ito, konting varnish lang, tapos pwede rin lagyan ng ano, foam, yung higaan, yung foam. So, okay na. Tiyari ko mga 20. 20? Ilang taon ka na ngayon? Karan? Oo. Ilang edad mo? 20. So imagine mo guys, yun nagsimula siya na furniture, 20 ang kanyang edad. So ilang dekada yung lumipas mga gawa niya. So may ano, may 60 years, mga antik na yung mga ginagawa niya. So matawag natin antik kasi yung pag ang bagay na umaabot sa 50 years antik na yan, sa base lang sa aking nalalaman. So sa ngayon patuloy pa siyang gumagawa ng mga ano handship niya, mga design. So laman natin na matibay talaga yung gawa niya kasi simula pa siya na 20 years old pa siya na gawa ng mga furniture. So maggawa ka ng furniture, maggawa ka ng ito, yung ano lang nasa isip nyo lang una-una lang yun. So kasi ang mga pagkakas wala pa ba rin mamamang isa ninyo. Hindi ko nga nga maginang tsara. Oh, so, na kay imagino ni Mulaan. Imagino na ano, yan ang forma talaga yung nagawa mo. So, wala nang layout-layout, drawing-drawing. So, ngayon, yung mga, ano ngayon, mga draftsman, tulad ko. So, drawing muna. Bago trabahuin. So, nung unang panahon, kaya ano ang kanilang ginagawa, walang tipid-tipid sa mga materials kasi kung anong nasa isipan nila na pwede nila magawa, gawin nila kahit hindi pa ano, kahit hindi sila makatipid sa materials, basta maporma nila yung ano bagay, yun ang tama sa kanila. So ano ako kang tatay kasi marunong siya mag ano, design ng mga furniture. Kasi bihira lang sa edad niya ngayon. Ano siya? Gumagawa pa ng mga ito, mga gawaing bahay. Katulad ito, may furniture. So, gumagawa pa siya ngayon hanggang ngayon. Sa edad niya na 87. So, sa ngayon yung edad na 87, parang hindi lang
para wala nang natrabaho nag upo na lang ano na lang so si tatay nakita pa natin na malakas pa ang kanyang isip at saka yung katawan aktibo pa ang kanyang isipan para gumawa ng mga bagay-bagay na mas ano maka tutulong pa sa kapwa at saka maka ano pa sa kanyang hanap buhay ka pang hanap buhay ka kahit matanda eh. Tay, salamat. Uli ka ang naunaon ni mong muna yung batang niya ba kay gamit? Muna ka niyo sa gamit. Oo, nalitan siya gamit. Panag ko ka. Pero sa unang panahon yun, naamuyay ko niya, wagay kay ko niya magamit. So, imo lang manumanohon. Sundag. Itak lang gagamitin. Ano lang itak tsaka nagari yan lang ang ano bato martilyo walang martilyo bato hindi may mulye na putol mulye bukat na yung mulye guys yung ginagamit sa sasakyan yung parang siyak niya yun ang ginagamit na martilyo nung unang panahon pag walang martilyo hindi makabili hanap lang kayo ng scrap yung mga bali na ano na putol na metal na muli so yun ang gagamitin na yung pang pako so ma ano talaga guys na maka-antig yung mga karanasan nila nung unang panahon sugod po pamanday ang martilyo hindi palit lang yung kumartilyo kasi bilang hurong-hurong sa akong kabas Balit lang yung ko ah. Hilarang Allah na ko panarbaho na ko diya sa Circuito Stable. Ikotong na ko si Mana. Balit, 6 pesos na ko ang kwarta. 6 pesos? Ya, so, sila may bako ta na? Domingo, balit ko matilya o gabas. Matilya, 450. Usa na ka martilyo kung 6 pesos ni mo? Napay sobrang dos. Palit ko na kong gabas. Palit pag gabas. Ang gabas, tagpila? 3. 3 pesos. Kuwangan? Kuwangan? O. Eh, kuha ko sa kong kebawahan. Utang. Utang. Nagaan ko, kuhaan niya, umusin ko ito. Utangan ako, umusin ko ito. Turo ka adaw ko na ko, karbaho sa umusin ko ito. Yung mga presyo noon na guys, para sa atin, mura lang. Pero, mahirap na yan hanapin yung ganyang kantidad na ano ganyang halaga na tira mahirap na may pinapawisan ka ng sobra dyan rato kayong paliton ang kwarta mong pagkaan rato ang paliton ang kwarta mahirap ano yung pera mahirap hanapin pero ngayon taya ano naman yung mga anak mo personal ng iba wala nang kuan pwede na kang mag-relax so, ano na lang yung parang exercise mo na lang to gawa ka ng furniture para hindi ka lang may stress pag isip mo sa ano nga hindi ka na mag-isip ng mga problema kasi wala na retire na yung mga karanasan mo sobra na so ano mo na lang sa iyong sarili na ikalim mo na lang sa pag-furniture diba ito pa guys may isang upuan si tatay yung ginamit niya dito guys yung ano Madre Cacao daw so alam naman natin yung Madre Cacao yung panggatong lang natin so ngayon lang natin nalalaman na yung parang ano yan yung diba may subok yung Madre Cacao so hindi nyo isali yung subok pag tumatagal ang Madre Cacao para siyang ano tugas ganito rin mga
ano na to guys, na 30 years? 30 years? Siguro? 30 plus? Imagine nyo guys, para din, ano? Malapit na ma-antik. So ito lang kung ito guys, hindi masisira. Pero ito, kawayan lang po. Ito ang papalitan lang pag ma-ano niya, masisira. Pero itong frame niya, yung body niya, hindi talaga ma-ano, masisira. Yung madagkakaw guys, ngayon ko lang nalaman na pwede palang gawing ano, gawing furniture.